Magandang araw, mga minamahal na mag-aaral. Ngayon ay iwawasto natin ang inyong mga sagot. Kasabay nito ang pagsasalaysay ng nilalaman ng bawat aralin, pagbibigay gabay sa mga gawain at pagbibigay linaw ng mga konseptong nakapaloob sa unang linggo, ikalawang markahan. Unang linggo para sa ating ikalawang markahan, ang ating aralin ay tungkol sa gamit ng pang-uri. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makasasagot ng mga tanong tungkol sa napakinggang kwento. Magagamit ng wasto ang pang-uri sa paglalarawan ng iba't ibang sitwasyon at mailalarawan ang tauhan at tagpuan sa binasang kwento. Mga katoto, kung kayo ay bago pa lang sa channel ko, aba, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga paksa sa bawat linggo. At natitiyak kong kayo'y pagpapalain habang buhay. Ano nga ba ang tinatawag nating pang-uri? Pag sinabi nating pang-uri, ito ay isa sa mga bahagi ng pananalita na naglalarawan sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pangyayari, lugar, kilos, oras, at iba pa. Kadalasan, ginagamit ito upang mas bigyang linaw ang isang pangalan. At para lubusan nating maunawaan, narito ang mga sumusunod na halimbawa. Unang halimbawa, si Dr. Jose Rizal ay matalinong bayani. Bigyang pansin ang salitang may salungguhit. Ito ang salitang matalino. Ang matalino ay salitang naglalarawan sa bayani sa loob ng pangungusap. Ang matalino ang tinatawag nating pang-uri. Ito ang salitang naglalarawan. Ikalawang bilang. Ang alaga kong aso ay makapal ang balahibo. Ang may salungguhit na salita ay makapal, na kung saan ang makapal ay naglalarawan sa balahibo. Ang makapal ang tinatawag nating pang-uri o salitang naglalarawan sa ikalawang bilang. Ikatlong bilang, tahimik ang mga paaralan ngayon sa panahon ng pandemya. Ang salitang may salungguhit ay tahimik, na kung saan ito ay naglalarawan sa lugar na paaralan. Ang salitang tahimik ay pang-uri o salitang naglalarawan para sa ikatlong bilang. Tandaan natin, lahat ng salitang naglalarawan sa isang tao, sa isang bagay, sa isang hayop, sa isang pangyayari, sa isang lugar, kilos, oras, ay tinatawag nating pang-uri. Ipabasa sa isang kasama sa bahay ang kwento. Tandaan, kailangan lagi ang pag-unawa sa binabasa o pinakikinggan. Babasahin natin ngayon ang kwento na pinamagatang Ang Pangako ni Gina, na kung saan ito'y isinulat ni Mitch A. Javier. Handa na mga bata? Sige, halina, sabayan niyo ako o kaya'y pakinggan. Isang araw, nakita ko si Gina na tahimik na umiiyak sa likod ng silid. Nilapitan ko siya at tinanong kung bakit. Ibinahagi niya sa akin ang kanyang problema. Talagang butas na raw ang kanyang bulsa kaya napagpasyahan ng kanyang ina na ibenta na ang luma nilang jeep. Katwira niya, madalas na rin naman itong masira at lalo namang silang mababaon sa utang. Nalulungkot raw siya dahil ang jeep na iyon na lamang ang natitirang naipundar ng kanyang yumaong ama. Dahil matagal na ring nagbibilang ng poste ang kanyang ina,
na ibenta na rin ang iba pa nilang kagamitan. Pati ang kanilang bahay ay naibenta na at malapit na silang paalisin sa kanilang tinutuluyan dahil sa kanilang mga utang. Ang jeep ang tanging natitirang alaala ng kanyang ama. Kung narito pa si Papa, malulungkot din siya. Kwento pa ni Gina. Pero sa tingin ko, sasabihin din niya sa amin na ibenta na po namin ito. Maintindihan niya kami. Ibebenta namin ang jeep ni Papa. Pero Kuya, ipapapangako mo kay Mama at Papa na magsisikap ako upang mapalitan ang bahay at sasakyan ni Papa. Tutulungan ko si Mama, sambit ni Gina. Bago ako umalis ng bahay ni na Gina ay nakita ko kung paanong mas nalugmok pa sila sa hirap. Madalas siyang walang baon, kulang sa gamit sa eskwela, subalit sadyang malakas ang loob niya. Pinilit niyang pumasok araw-araw. Walang nakuhang permanenteng trabaho ang nanay niya. Umalis akong nalulungkot dahil sa nangyari sa kanila. Halos 10 taon ang lumipas bago ako nakatanggap ng tawag mula kay Gina. Niyaya niya akong pumunta sa bahay nila. Napansin kong iba na ang address na ibinigay niya sa akin. Naisip ko, napaalis na naman kaya sila sa bahay na tinutuluyan nila? Subalit, nagulat ako nang dumating ako sa bahay nila. Hindi na ito kagaya ng madilim at masisikip na tinutuluyan nila noon. Higit na matibay ang bahay na ito at sapat ang espasyo para sa kanilang mag-iina. May kotseng nakaparada sa harap ng bahay. Abot-tenga ang ngiti ni Gina nang salubungin niya ako. Kaarawan pala ng kanyang ina ngayon. Ibinalita ni Gina sa akin na hindi siya tumigil sa pag-aaral at nakapagtapos siya bilang isang computer engineer. Pinalad siyang magkaroon ng mabuting trabaho. Hindi na nagtatrabaho ang kanyang ina dahil kaya nang pag-arali ni Gina ang kanyang kapatid. Binati ko si Gina sa kanyang tagumpay. Ang layo na ng narating ninyo, sabi ko sa kanya. Nadaan naman sa kusang palo, kwento niya sa akin. Hindi kami sumuko para hindi masayang ang naipundar ni Papa. Wala naman sa amin ng jeep ni Papa, pero ang bahay na ito ay hindi na mawawala kay Mama kailan. Kahit kailan. Gawain sa pagkatuto bilang isa, sasagutin natin ngayon ang mga tanong batay sa binasa nating kwento. Unang tanong, ano ang pangunahing suliranin ni Gina? Narito ang posibleng sagot na maaari nating maging gabay sa pagwawasto ng inyong mga sagot sa module na ito. Ang suliranin ni Gina ang matinding kahirapang nararanasan ng kanyang pamilya. Ikalawang bilang, ano ang ayaw ibenta ni Gina dahil ito na lamang ang alaala ng kanyang ama? Ayaw ibenta ni Gina ang lumang jeep na tanging natitirang alaala nito sa yumaong ama. Ikatlong tanong, paano nasolusyonan ni Gina ang kanyang problema? Narito ang posibleng sagot na hango sa kwento. Nagsikap si Gina sa pag-aaral hanggang sa siya ay magtagumpay sa buhay. Ikaapat na tanong, bakit nagulat ang may akda nang makita niya ang bahay ni Gina? Narito ang posibleng sagot. Nagulat ang may akda sapagkat napakalaki na ng pagbabagong naganap sa buhay ni Gina at hindi na niya inakala ang tagumpay na tatamasahin ng pamilya nito. Sa ikalimang tanong, ilarawan ang mga tauhan at tagpuan sa binasang kwento. Narito,
Ano ang posibleng sagot? Ang mga tauhan sa kwento nung una, sila ay mahirap, salat sa buhay. Subalit nung dumating na yung kanilang pagpupursige, nagsikap sila at naging pursigido sa pamilya si Gina. Ang ating tagpuan, dati yung kanilang bahay ay madilim, masikip. Nung sila'y nagsikap kalaunan, ang bahay nila ay naging matibay at mas malawak na ang espasyo nito. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Basahin ang mga pariralang ginamit sa kwento. Piliin ang salitang naglalarawan o mga pang-uri. Isulat ang sagot sa inyong papel. Kung ngayon nakikita po ninyo sa inyong mga screen na kung saan ay nakabilog na yaong mga salitang naglalarawan. Babasahin natin at tingnan kung tama ang inyong mga sagot. Tahimik na umiiyak. Ang pang-uri natin ay tahimik. Likod ng silid. Likod. Butas ang bulsa. Butas. Lumang jeep. Luma. Malakas ang loob. Malakas. Madilim at masikip. Yung salitang naglalarawan ay madilim, masikip. Matibay ang bahay, matibay. Sapat ang espasyo, sapat. Abot taenga ang ngiti, abot taenga. Mabuting trabaho, mabuti. Ang mga sumusunod na salitang nakabilog ay ang mga salitang naglalarawan o pang-uri na ginamit sa kwento. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Piliin ang letra ng pinakaangkop na sagot. Isulat ang sagot sa inyong sagotang papel. Unang bilang, ang kambal na sina Lira at Lita ay blank. Mahusay gumawa ng tula si Lira. Magaling namang magpinta si Lita. Marami ang natutuwa sa kanila. A. Kapwa mabilis. B. Kapwa malikhain. C. Kapwa malusog. D. Kapwa matangkad. Ang tamang sagot ay titik D. Kapwa malikhain. Masayang pumapasok sa paaralan ang mga kabataang nagmula sa purok pagkakaisa. Tuwing Sabado at Linggo ay sinisikap nilang maging makabuluhan ang kanilang aral sa pamamagitan ng pagtulong sa kanilang mga magulang. Ang mga bata sa purok pagkakaisa ay patlang. A. Kapuri-puri. B. Maalalahanin. C. Nakakaaliw. D. Nakakainis. Ang tamang sagot ay titik A. Kapuri-puri. Ikatlong bilang. Ang iba't ibang laro sa computer ang pinagkakaabalahan ng batang si Jet. Naging dahilan ito ng madalas niyang pagliban sa klase at pagkakaroon ng mababang marka. Si Jet ay isang blank na bata. A. Disiplinado. B. Mabait. C. Masipag. D. Tamad. Ang tamang sagot ay titik D. Tamad. Ikaapat na bilang. Isa sa mga paboritong araw ni Andrea ang araw ng Pasko. Bukod sa karawan ito ni Hesukristo, panahon din ito ng pagbibigayan. Patlang, siyang nagbibigay ng regalo sa kanyang mga mahal sa buhay. A. Buong puso. B. Kapuspalad. C. Ngiting aso. D. Pusong bato. Ang tamang sagot ay titik A. Buong puso. Ikalimang bilang. Patlang ang mga nakuhang gulay at prutas ng mag-anak na Aguilar. Agad nila itong dinala sa pamilihan at itininda sa tamang halaga. A. Bulok. B. Hinog. C. Makunat. D. Sariwang sariwa. Ang tamang sagot ay titik D. Sariwang sariwa. Ikaanim na bilang. Lima ang anak ni Mang Jose. Naiwan ito sa kanya ng kanyang asawang maagang namatay. Patlang ang kanyang ginagawa upang matustusan ang pag-aaral ng at pangangailangan ng mga ito. A. Anak Pawis. B. Balat Sibuyas. C. Kayod Kalabaw. D. Hampas Lupa. Ang tamang sagot ay titik C. Kayod Kalabaw. Ikapitong bilang. May sakit si Annie. Ang sabi ng kanyang doktor, mga doktor,
ay sapat na pahinga, tamang pagkain, ehersisyo at regular na pag-inom ng gamot ang kailangan niya. Sinunod niya ang lahat ng ito, patlang ang payo ng kanyang doktor. A. Mabango. B. Mabait. C. Mabisa. D. Matapang. Ang tamang sagot ay titik C. Mabisa. Ikawalong bilang. Dilaw, pula, berde at berde ang mga ilaw na simbolo ng batas trapiko. Mga kulay na kabisadong kabisado na ni Jaja. Madalas niya itong nakita sa tuwing siya ay pumapasok sa paaralan. Batid niya na ang mga ito ay nararapat lamang na sundin. Si Jaja ay A. maalalahanin, B. mapitagan, C. masipag, D. masunurin. Na ikasyam na bilang, patlang. Ang tamang sagot sa ikawalong bilang ay titik D. masunurin. Sa ikasyam na bilang, patlang ang mga anak ni Aling Zenny. Magagalang na pananalita ang maririnig mo sa tweet-tweet na maging ang pagmamano at paghalik sa kamay sa mga nakatatanda ay ginagawa din nila. A. magagalang. B. masusungit. C. matatapang. D. matutulin. Ang tamang sagot ay titik A. magagalang. Ikasampung bilang, ang dengue at malaria ay mga sakit na nagmumula sa hagat ng lamok. Ang mga sakit na ito ay nakamamatay. Ang sakit na dengue at malaria ay maituturing na patlang. A. mabigat. B. maganda. C. mapanganib. D. masarap. Ang tamang sagot ay titik C. mapanganib. Dumako tayo ngayon sa ikaapat na gawain sa pagkatuto. Sumulat ng isang talata tungkol sa iyong kaibigan, gumamit ng mga panguri sa iyong mga pangungusap. Salungguhitan ang mga ito sa inyong sagutang papel. Dito sa aking ginawang halimbawa, binilugan ko para mas lalo ninyong makita. Okay, kung paano ninyo gagawing batayan ang pagsulat ng sarili ninyong talata. Simpleng talata lamang tungkol sa inyong kaibigan. Ang kaibigan ko dito sa aking ginawa ay si Sunny. Babasahin ko sa inyo, ha? Simula sa pagkabata, halos sabay kaming lumaki ni Sunny. Hilig naming dalawa ang maglaro. Sabay rin kaming pumapasok sa paralan. Sanggang dikit kami ni Sunny sa lahat ng aming ginagawa. Nang lumaoy, marahil dahil na rin sa tagal naming magkasama, itinuring ko ng matalik kong kaibigan si Sunny. Maasahan ko talaga ang aking kaibigan, lalo na kapag meron nang bubuli sa akin. Ipinagtatanggol niya ako sa mga ito. Ibinabahagi niya ang mga bagay na kung anong meron siya. Mapagbigay talaga si Sunny. Matulungin din siya sa mga nangangailangan. Sa katunayan, napakabait ng kaibigan ko. Lubos akong nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan niya ako ng kaibigang naging karamay ko sa tuwa at lungkot ng aming pagkabata. Makikita nyo ang mga salitang naglalarawan na ginamit ko sa halimbawa nating talata. Ang salitang matalik, maasahan, mapagbigay, matulungin, napakabait na kung saan ang lahat ng mga salitang iyan ay naglalarawan o nagbibigay ng description sa ating tauhan o sa kaibigan ko na si Sunny. Gawain sa pagkatuto bilang lima. Punan ng tamang sagot ang katlang. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Kukumpletuhin po natin. Ayan na po ang sagot. Ang panguri ay mga salitang nagbibigay description o nagbibigay turing sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Sinisimulan ko ang aking araw sa pamumuhay sa pagmamasid ng aking kapaligiran upang mailarawan ko ang kagandahan ng aking paligid. Ito ang mga ginamit nating sanggunian. Paalaala, ang nilalaman at konsepto ng bidyong ito ay hindi ko pag-aari o maging inaari. Layunin kong makatulong sa pagwawasto ng mga gawain at pagsasanay. Bigyang linaw ang nilalaman ng mga aralin upang mas lalong maintindihan at maunawaan ng mga mag-aral ang kanilang ginawa.
Ito ay pag-aari ng kagawaran at ako'y gurong nagsisilbing kasangkapan lamang. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Pagpalain nawa tayo ng poong may kapal.